Sinimulan ang pag-usapan ng Senado ang rules of procedure para sa impeachment trial ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Iminungkahi ang pagbabawas sa mga senador na magpa-interview o ikwento ang mga detalye ng impeachment sa Facebook o Twitter. May news to go si Salima Refran. Patuloy ang paghahanda ng Senado upang tumayong impeachment court na lilitis kay Ombudsman Merceditas Gutierrez kahit na hindi pa natatanggap ang articles of impeachment mula sa Kongreso. Kahapon, sinimulan ng talakayan sa plenaryo ang gagamiting rules of procedure. Kabilang sa mga pag-uusapan ay ang panukalang direktang pagtatanong ng mga senador sa mga testigo, mga taga-usig at maging sa nasasakdal. Iminungkahi naman ni Senator Vicente Soto III ang pagbabawal na magpa-interview sa media ang mga senator judge, house prosecutors, pribadong abogado, testigo at ang ombudsman habang nagpapatuloy pa ang impeachment trial. Si Senator Miriam Defensor Santiago nais ipagbawal sa mga senador ang mag-tweet o mag-Facebook tungkol sa impeachment proceedings. Marinig naman ang pagtutol dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Inaasahang samahan na tuluyang gugulong ang impeachment trial dahil hanggang March 24 na lang ang sesyon ng Senado. Sa programang State of the Nation with Jessica Soul sa GMA News TV, sinabi ni Senate President Pro Tempore Senator Jingoy Estrada na wala pa siyang fixed view patungkol kay Ombudsman Gutierrez at sa magiging desisyon niya sa impeachment trial. Well, I never ever uttered a word tungkol dun sa impeachment trial. Apa? Hindi ako nagbigkas ng kahit isa man salita tungkol sa kahinatnan o kalalabasan ng trial. Yung aking magiging desisyon sa pinali, ibabase ko sa lahat ng mga ebidensya na ipresenta ng prosecution panel. Salima Refran, on the go! Pinangalanan na ni House Speaker Feliciano Belmonte ang 10 miyembro ng 11-man prosecution team ng Kamara sa impeachment trial ni Ombudsman Merceditas Gutierrez sa Senado. At ngayon, makakapanayam natin ang isa sa mga miyembro nitong si Congressman Niel Tupas Jr. Magandang umaga, Congressman Tupas. Ito po si Howie Severino ng News to Go. Yeah, Howie, magandang umaga. Congressman, pakipaliwanag lang po ang kung ang transmittal ng Articles of Impeachment sa Senado, may seremonyas pa ho ito? Well, very simple lang. Pupunta doon, no? Yung magdadala ng articles of impeachment galing sa Kamara at i-receive lang ng Senado. Ganun lang kasimple yung mangyayari at baka mangyayari na mamayang hapon, Howie. Yeah, 10 pa lang yung na-identify ni Speaker Belmonte na miyembro ng prosecution team, no? Sino bang pagpinagpipilian sa pang-11th member nito? Well, actually marami, no? Marami sa kasi si Speaker Belmonte ang nasabi niya sa akin na mas maganda pag represented yung mga political parties at saka yung party list groups. So probably nasabuti na rin din na muna natin i-mention yung mga kinakonsider at pabayaan na lang natin until na ma-elect yung last number. Oh, so pero ano yung mga criteria para maging prosecutor? Ano ba mga qualifications? Well, nag-usap nga kami noon. No? Sabi ko, kailangan natin siyempre yung prosecution skills. Isang abogado. Pero since hindi naman ito judicial proceedings, political process ito, ang para sa akin, no, personal na criteria, kailangan a true believer sa ating cause. So kailangan naniniwala siya sa ating cause na kailangan na i-patalsikin natin, alisin natin sa pwesto for betrayal public trust ng Ombudsman Gutierrez. Congressman, ano pong masasabi niyo sa issue ng influence ng Malacañang sa ilang kongresista para paboran ang impeachment ng ombudsman? Well, una-una ang Malacañang, hindi naman talaga nakialam. Ako isang miyembro ng Liberal Party, pero never ako sinabihan ni Presidente na gawin mo ito, gawin mo yan. No? Talagang hindi nakialam dun sa proseso. Ngayon, nag-stand lang si Presidente at yung partido. At yung Malacañang, very supportive sa move. Tingin ko walang masama doon dahil yun ang kampanya ng ating Pangulo, yun sa tuwid na daan. At this is a political process, hindi mo ito judicial. Eh. So talagang yung influence na sinasabi, normal lang sa political process. Naging issue din, Congressman, yung report ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan nanawagan sila na kay Ombudsman Gutierrez na mag-resign na
at sa Kamara na i-impeach si Ombudsman. Di kaya nakompromiso na ang objectivity o credibility ng mga senator judges sa darating na trial? Well, in the first place, Howie, no, para at least hindi lang hindi malabuan yung ating mamamayan, yung impeachment trial na mangyayari, yung mga senators natin, hindi yun yung judicial judges, yung cold neutrality of an impartial judge. Hindi sila, kasi mga politiko sila eh. At saka hindi naman sila trained doon sa judicial objectivity. Trained sila doon sa political process at public opinion. So tingin ko wala dito yung issue dito of objectivity, yung issue dito of inhibition, the issue of sub judice, hindi yun nag-a-apply dito sa impeachment proceeding and impeachment trial. Oh, pero at the same time, kailangan daw ang ebidensya yung basehan ng kanilang magiging pagpasya, hindi po yung political alliances o yung dati pa nilang iniisip tungkol kay Ombudsman Gutierrez. Well, ako, tingin ko dyan sa ating pagbasa ng Constitution, ang kailangan dyan yung ebidensya. At yung ano ba tingin ng publiko? Kasi sa totoo lang, ang impeachment naman talaga, hindi naman poder lang ng mga congressmen yun, hindi lang poder ng mga senador yun. Actually, poder yun ng sovereign will, yung mga mamamayan natin. So kung ano yung pulso na ating bayan at base dun sa ebidensya, yun siguro yung basihan ng desisyon namin at saka ng Senado. Okay, maraming salamat, Congressman Niel Tupas Jr.